1, 2, 3, come on! Hello, beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola, mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin ninyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng lola ninyo ngayon, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at syempre, kumakain ka ng tender juicy hotdog. Dahil sa tender juicy hotdog, ito ang tunay na magpapaganda sa'yo. Ang tunay na number one. So, alam nyo na kung anong hotdog yon. Charot! So, ito nga, may chika tayo kahapon. Nasalubong ko ang kapitbahay namin. Tapos sabi ng kapitbahay namin, oh, ang tagal na kitang hindi nakikita. Saan ka ba galing? So, tapos sinawakan niya ako dito sa braso. Talagang naramdaman ko na kulang na lang yakapin niya ako. May dala akong ano, parang planggana. Kasi nga, di ba, kinuha ko nga yung mga winashing machine ko. Tapos sabi ko, andiyan lang ako sa taas. Sabi niya, oh, ba't hindi ka bumababa? Hindi kita napapansin. Isip-isip ko, gusto mo bang magkalat ako ng COVID dito? So, yun. Diba, galing na ako sa COVID. So, syempre, hindi ako lumalabas. Talagang naka-stay lang ako sa loob ng bahay para wala tayong mahawa. So, yun. So, hindi niya ako napapansin. Kaya, ayun, sobrang miss niya ako. Yun. So, naramdaman ko, gusto niya akong halikan sa lips. Oh, diba, Christine Ann Perez? So, yun. So, talagang ano, parang titig na titig kasi siya sa mapupula kong labi. Tapos sabi ko sa kanya, siya pinaconscious ako. Tapos sabi ko, oh, akyat na ako sa taas. Sabi niya, oo. Sabi niya, sana makita uli kita. Sabi ko, oo naman. O, diba? Tapos alam mo yun, nakatingin talaga siya sa labi ko. Hindi ko alam kung bakit. Gusto niya sigurong kagatin. Charot! Anyway, so ayaw ni Christine Ann Perez ng ganyan kasi may inggit siya. Charot, wala kasi kumakagat sa labi niya. Charot! Anyway, ito na. Diyos ko, magtataas ang kilay ninyo sa mga chika natin ngayon. Kung may kilay kayo ha, kasi ako wala. So, guys, huwag na natin patagalin. Para sa unang chika. Sabing ganon, Miss Chinese World 2023, Miss Philippines Wagi. Ito nga ay wala nang iba kundi si Annie Yuson, di ba? Yes, nagwagi tayo kahapon dyan sa Chinese, ano na yan, sa Chinese World na yan. Actually, naririnig ko siya nung mga nakaraan. Sabi ko, ano ba tong pageant na to? At ayun nga, sa Kuala Lumpur ginanap. At panalo nga ang beauty ng Pinay. O, di ba? So, congratulations kasi nakakuha tayo ng another crown. O, di ba? Kahit sabihin pa natin, hindi naman major crown yan, minor crown lang yan. But it's still a crown. At counted yan sa ganda natin, di ba? So, huwag tayong magmaganda. Ang importante is panalo tayo. Hindi katulad ng Puteri Indonesia. Ito nga, Diyos ko, Puteri Indonesia nagsalita. Ang first ever crown daw nila ay Miss International para sa major crown. O, diba may ganon? Major talaga. And then, ang pagkakaalam ko kasi, ang unang-unang nakuha ng corona ng Indonesia, lalo-lalo na dito sa Puteri Indonesia, ay ang Miss Grand. Kasi dati, isa sa mga parang may corona dyan ay ang Miss Grand. At ayun nga yung nakuha nilang first ever crown. So, international. So, ako, para sa akin, kapag hindi ka talaga marunong tumingin sa pinanggalingan mo, hindi ka makakarating sa paroroonan mo. Kahit sabihin pa natin na, oh, major crown or minor crown lang yan, but it's still a crown. Dahil nung panahon na nanalo kayo, eh kung magdiwang kayo, eh wagas. At sabi nyo, this is it, Indonesia. Oh, di ba? Hindi ko makakalimutan yun, may pa this is it pa kayo. Tapos ngayon, hindi siya counted. Oh, di ba? So, nakakaloka. Dapat walang ganon, Indonesia. Dapat you have to recognize kung ano yung mga nakukuha ninyong achievement sa iba't ibang klase ng pageant. Kumbaga, mapa-minor yan, mapa-major yan, you have to count it and you have to appreciate. Ah, di ba? So, yon. Kaya hindi kayo nananalo kasi mga mata pobre kayo, charot. Mga ipokrita, charot. Mga ambisyosa, charot.
mga feelingera. Charot, nakakaloka lahat na nasa inyo. So, yon. So, sana i-recognize ninyo kasi para mas marami kayong makuhang corona. Tingnan nyo kami, kahit ano yan, Miss Chinese World yan, This Is It Philippines. O, diba? Kasi counted yon. Darating ang araw, lalaki yung pageant na yan. At least may nanalo na mula sa Pilipinas. So, yun yon. Kayo talaga Indonesia, hindi kayo marunong mag-appreciate ng mga bagay-bagay. At ito ang sumunod na chika. Putri Indonesia Queens, mga bagong winners nila. Kumpiyansa na kukuha daw ng corona sa international pageant. Anong masasabi mo dyan, Mama Sam? Ay, nako. Nakakaloka kayo. Kung hindi nga kayo marunong mag-recognize sa mga maliliit na bagay, paano kayo makakakuha ng mga malalaking bagay? Charot. Ako, para sa akin, edi good luck. Kung kaya ninyo, why not? Diba? Go! Get the crown. Kung kaya ninyo. So, wala namang problema doon. Magiging happy kami kung mananalo kayo sa Miss Charm, sa Miss Supranational, sa Miss International, gusto nyo Grand Slam pe. O, diba? Para maging masaya kayo. Kasi, alam nyo, sa amin kasi, parang ginagawa kasi ng Pilipinas yung part ng kandidata as a candidate sa international pageant. Pinaghahandaan yan. Kailangan nandiyan dyan lagi yung humbleness, nandiyan dyan yung determination. So, yun. Kaya, nagiging successful. At ang ending ay nakakakuha talaga ng corona. Eh dito, pag ganyan, wala pa naman kayo napapatunayan, eh medyo mayabang-yabang na kayo. So wala tayong magagawa dyan. Good luck sa inyo. So pwedeng ma-thank you girl or pwedeng makakuha kayo ng corona or nothing. O diba? Nakakaloka doon sa nothing. Anyway, so eto nga, diba? For sure si Mr. Nawat ay nagtaas ng kilay. Kapag narinig yan, ay nako, mga high blood na naman nyo sa mga Indonesian. Charot! Ligwak na naman kayo in the future. Nakakaloka. So, ano kaya sabi ni Mr. Nawat, no? Na sinabihan na hindi siya major pageant. Patay siya dyan. Ay nako! Good luck! And then, for sure, nagtaas din ang kilay ni Mr. Nawat dahil isa sa mga Miss Chinese World ang inilaban nila dyan ay galing sa Miss Grand. Yes! So, sasabihin na naman nga, Philippines, Philippines, and more Philippines. So, diba? So, alam mo naman yan, Inggitero din. At eto nga, sumunod na chika. O, diba? Speaking of Miss Grand, ang Miss Grand International, may patour din sila. So, pupunta sila sa Indonesia, tapos pupunta silang Brazil, pupunta silang Peru, sa mga Latin area. So, iikot sila doon. Hindi ko alam kung anong gagawin nila doon. Masabi lang may ginagawa yung queens nila. Noong last year, ganun din, di ba? Maraming eksena. Pumunta din sila sa iba't ibang klase ng bansa. But ngayon, ayan na naman. Gagawin na naman ni Mr. Nawat para masabing in ang pageant niya. Alam niyo naman si Mr. Nawat, ayaw niyang nagpapakabog sa mga Miss Universe, sa Miss International, sa Miss Earth, lalo-lalo na mainit ang ulo niya sa Miss Earth. So, ngayon, ang gusto niya, ganun din, mapansin din yung pageant niya. So, walang pumapansin. So, tara na, mag-tour na lang tayo. Bisita tayo dun sa mga sa bansang to. O, di ba? Kahit hindi sila invited. Charot! Nakakaloka. Punta lang ng punta doon para lang masabing may nagawa ang kanilang reigning queens. O, di ba? E, paano naman kasi, pag pumunta ka ng Brazil, parang dikit-dikit na rin naman yung bansang yon. So, mag-aano na lang sila, magbabas or mag-train. Charot. Anyway, so good luck sa reigning nila. Syempre, eto naman si Isabella ay napakabait at napakaganda. So, wala naman akong masabi. Kumbaga, parang good luck talaga. So, alam nyo yun. Diba? At eto, sumunod na chika. Sabing ganon, Mama Sam, dalawang corona sa Binibining Pilipinas. Binibining Pilipinas International at Binibining Pilipinas Globe. Tingin mo, Mama Sam, tuluyan na kaya nawawala ng ningning ang Binibining Pilipinas. Nako, ayaw ni Christine Ann Perez ng ganyan. Magagalit yon. Kasi sobrang love na love niya ang Binibining Pilipinas. So, ako para sa akin, siguro magiging tatlo. Sabi kasi ni Christine Ann Perez, dadagdagan daw ng Binibining Pilipinas Tourism. Alam naman ninyo na kapag kapag
walang corona, dinadagdagan ni Madam, yung tourism, di ba? Dalawang corona para sa international ano pageant. To be honest, kahit isa lang yan, okay lang yan. Halimbawa, binibining Pilipinas International, ayun lang yung pinaglalabanan nila. Okay na okay lang yan. Kasi kahit anong mangyari, at least merong competition, di ba? May pinag-aagawan na corona, more than dun sa wala. Kasi choices lang naman to ng mga girls eh. Kung gusto nila talagang lumaban sa international pageant, pumunta sila sa Miss World, pumunta sila sa Miss Grand, pumunta sila sa sa Miss Universe Philippines, pumunta sila sa Mutya ng Pilipinas, pumunta sila sa Miss Earth. Ang daming choices, pero pinili nila ang Miss, ang binibining Pilipinas. Kasi alam nila, sabi nga ganun, once you are binibini, you're always a binibini. So, kahit anong mangyari, matibay na ang pundasyon ng binibining Pilipinas. And then, I think may susupport at may susupport. And I think, may mga kandidatang lalaban at lalaban. Tingnan nga ninyo, 40 candidates pa rin, di ba? So, ibig sabihin, gusto talaga nila yung tatak binibini. Maging parte sila ng binibining Pilipinas. At sino ba namang may ayaw? At kahit nga ako, gusto ko maging contestant ako sa binibining Pilipinas. Eh, kung po pwede nga lang, di ba? So, yun. Ayun ang nakakatuwa. And then, sila Gloria Diaz, MJ Lastimosa, at kung sino-sino pa mga queens ng binibining Pilipinas ay always supporting ang binibining Pilipinas. Iba na ang binibining Pilipinas. Legend na yan. Kumbaga parang, isa na yan sa mga pundasyon talaga na matibay na hindi magigiba kahit wala ng corona ang pinag-aagawan dyan. So, mananatili syempre Miss International. So, sana syempre madagdagan. Ando dyan pa naman ang globe, o diba, dalawang corona, okay yun. So, hindi masama. Kaya lang, syempre, mas maganda, mas madami, mas bongga. O, diba? So, anyway, congratulations sa binibining Pilipinas. Kasi yung mga event nilang nung nakaraan ay talaga naman, ay nako, pasabog. Nakita naman ninyo, diba? Ang ganda-ganda. At eto nga, magkakaroon na sila mamaya ng grand parade talaga sa Araneta. So, yun. So, sana nga, no, hindi nawala doon ang Miss Grand Philippines para at least tatlo pa rin yung corona na pinag-aagawan. Para mas bongga, mas panalo, mas alam mo yon na talaga mararamdaman mo yung winner talaga ng mga girls. But syempre, naranasan naman ng binibining Pilipinas na 3 major crown nasa kanila, ang Miss World, Miss International, Miss Universe, naranasan natin yan. Naranasan din ng binibining Pilipinas na manatili dyan ang Miss Universe. Naranasan, kumbaga lahat na ng crown ay napunta dyan sa binibining Pilipinas. Ano pa ba ang kailangan patunayan sa atin ng binibining Pilipinas? Sabi ng ganon, once you are binibining, you're always a binibining. Kasi diba, iba kasi ang tatak binibining Pilipinas. So yan, kaya mabuhay si Madam Estela Araneta, mabuhay ang binibining Pilipinas. So yun, support lang tayo at huwag natin tanggalin sa sistema natin ang binibining Pilipinas. So yun, malay nyo sa susunod na taon, malagay na dyan yung Miss Aura, malagay na dyan yung Miss Planet, o diba? Alam nyo naman, pag napunta yan sa binibining Pilipinas, biglang magkakaroon yan ng ningning, o diba? Ay nako, Christine Ann Perez, payag ka ba? Yun, so guys, guys ang masasabi ninyo regarding dito sa pinag-uusapan natin? Please comment below at para naman malaman ko kung nagtaas nga ba ang kilay ninyo sa mga tinatalakay natin ngayon. So yun guys, maraming salamat po syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta dito sa channel ko, sa Mama Sam Vlog at syempre sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan. Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click niyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Syempre sa aking mga chika, sabi nga ganon, lagi ka lang tumawa para lagi kang maganda. So yun guys, maraming salamat po. Hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. Paalam! See you tomorrow!